Hello! Welcome to the show! At ngayon, syempre, kasama natin ngayon walang iba, Brother Jon Lucas! Uy! Yo, Bray! Yan! Salamat sa pag-imbita mo sa akin, ha? Syempre, andito tayo ngayon para mag-gym. Oo, syempre. Dahil balita ako, sobrang mahilig ka raw talaga. Oo, lagi ako nag-gym. At saka, hindi mo na itatanong, may instructor talaga ako. Ah, instructor? Oo! Kala ko, sabi-sabi lang, totoo pala. Totoo yun! Oh, halata nga, halata. Kaya nga, fit na fit yung katawan natin. Yan nga, eh. Ano ang gusto mong unahin natin ngayon? Eh, bago tayo magsimula ng mga favorite mo na ginagawa. Oo sa naman, siyempre. Siguro mag-cardio muna tayo para ma-relax muna, tapos magkwentuhan muna tayo. Masasakay tayo sa sakay. Samahan nyo kami, magka-cardio kami. So ngayon, nandito kami para nagka-cardio. O, di ba hindi kotse? Kumbaga, bisikleta na kahit ilang beses kang pumedal, hindi ka pa rin maalis. Hindi ka makapunta sa gusto mong punta. Oh, no? Pero importante ito, cardio muna. Magpawis ka muna. Kumbaga sa kotse, kailangan muna painitin yung katawan mo. Kahit matulog ka, hindi ka mababangga, no? Kaya pwede tayo magkwentuhan pa dito, di ba? Pwede siguro kahit nag-milk tea ka rito. Oo, pwede. Pwede ka pa manood kung mayroong TV sa harap mo. Tapos pwede ka mag-text dito. Pwede, pwede rin. Te-text mo yung mahal mo sa buhay. Ganyan, tweet ka, Facebook. Sige, pag-usapan natin yung buhay mo ngayon. Saan ka pa pinanganak? Ako, pinanganak ako. Hindi talaga yung tanong-tanong. Ako, pinanganak ako sa Quezon City. Manila boy. Pero, lumaki ako Rizal. Taytay Rizal. Tapos ngayon naman, nasa Cainta Rizal na ako. Nasa Rizal lang talaga kami, hindi kami umaalis. Ilan taong ka na ba ngayon? Ako ay 24 years old. Magkasing edad tayo. Oo nga. Hindi, mas matanda ako sa'yo 1 year. Ah? Matanda ako sa'yo 1 year. Bata pa ako, no? Pag nag-exercise talaga lagi, talagang nakakabata. Oo, syempre. Kailangan talaga physically fit tayo. Lalo ngayon, marami tayong ginagawa rin na hanap buhay, tapos ang dami pa natin pinupuntaan ng mga aktibidad, di ba? Balita ako, may anak ka na raw eh. Meron na. Lalaki. Anong pangalan ng baby mo? Si baby boy ko, Bryan Christian. Makulit na, sobra. Sobra na yung pagka-hyper. Bilang tatay na, ano bang pangarap mo paglaki niya? Totoo talaga to, di lang halata. Eh, hindi natupad sa akin yung pagiging, pagiging ministro. So, parang hinihiling ko na sana yung baby boy ko na lang, balang araw, kung tawagin man, sana siya yung magpatuloy sa ministeryo. Siya yung maging ministro. Ganun. Bakit ministro? Eh, lalo ngayon, alam mo naman, lumalawak na ang gawain sa loob na iglesia. Marami na rin talagang kailangan maging katuwang ang pamamahala. So, ayun, feeling ko na kung luloobin, balang araw yung anak ko makakatulong talaga. Ano, saan mo naman gusto? Eh, balita ko, mahilig ka daw mag-chest day. So, kailangan bench press. Chest day? No, chest day. Mahilig ako nun. Sobrang hilig ko talaga yun eh. Okay na yan. Warm up na tayo. Kailangan mag-warm up pag nasa gym kasi pag hindi ka nag-stretch, baka may stroke kumbaga. So, kailangan natin mag-warm. Tama yun, di ba? Tama. So, ngayon, andito na tayo sa bench press. Paramihan tayo, Brother Aljon. Oh, well, sige. Siyempre. Pero pwede bigatan natin ng onte para Ha? Bigatan? hindi mo onte lang kasi hindi rin ako malakas bumuhat. Mahina rin ako bumuhat. Yung kilo ba to? Sine-check pa. Pwede na yan! Minom ka ba ng vitamins bago ka magbuhat? Minsan, oo. Kailangan din talaga. Natutulog ka rin ng maaga. Dapat matulog ng maaga. Huwag na natin patagalin pa. Ayun, bilangin natin ha, kung ilan yung mabubuhat niya. Baka kailangan mo na alalay. Alalay. Hindi na. Okay, 1, 2, 3. Bigat ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Baka di mo na kaya, tigil mo na. 23, 24, 25. Ayan, 25 lang? 25 lang kasi sumakit na agad eh. 25 lang? Oh, hindi pala ako fit. Hindi pala ako fit. Okay, subukan natin yung ilan. Pag sumobra na ako sa 50, bitawan ko na. Kunin mo na. Ari ko. Yung ngayon, ano nangyari? Dalawa pa lang. Yung pinili niya yung mga hindi ko talaga ginagawa. Eh, nagja-jogging lang naman ako pag nag-gym ako eh. Pwede mga yan tubig. Tubig, medic, medic. First. Yun. Thank you sa gym instructor ka. Yun nga pala, gym instructor. Kung may papakilala natin yun, abangan nyo. Oo, kasama natin siya. Anong gusto mo naman? Ayaw mo na mag-chest day or push-ups? Gusto mo push-ups? Sabay tayo, sabay, para maganda.
Nakaka-enjoy talaga mag-gym na kayo dyan. Pakaramdam ko, mukhang di na makakatayo na ito bukas. Pero bago tayo mag-push up, ano bang pinagkakabalahan mo ngayon? Kasalukuyan akong nag-artista. Yan, nakapanood sa TV. Bilang artista, siyempre, sabi nila napakahirap daw mag-artista. Para bang super busy, di ba? Schedule na, paiba-iba. Schedule. Parang kunyari, kala mo wala kang lakad bukas, tapos nakapag-uho ka sa iba, biglang meron pala. Nangyayari talaga po yun madalas. Tayo, bilang Iglesia ni Cristo, di ba may pagsamba tayo dalawang beses sa loob ng isang linggo. May time ba na Webes or linggo na sa taping ka, ganun? Meron, marami pong pagkakataon kaya Brian na talagang nasa taping kami, tapos may pagsamba tayo. For example, may taping na Wednesday. Ang schedule mo lang talaga Wednesday, Monday, Wednesday, Friday. Pero dahil naghahabol na yung palabas nyo, minsan magiging, pagkatapos ng Wednesday, ko-call time ka ulit Thursday. So syempre, isipin mo, Wednesday lang taping ko, bukas makakasamba naman ako. So, biglang may taping ka pala. Pag ganun, syempre, alam mo naman, pag naita naman ang mga gusto natin sumamba, siya mismo gagawa ng paraan para sa atin. So ayun, nanalangin lang ako, tapos minsan umaalis ako sa set, pero nagpapaalam naman ako. Tapos kunyari, sasabihin pa sa akin, ay hindi, sandali lang, baka makunan ka na. Baka kunan ka na, kasi naghahabol tayo ng hindi, sige, mabilis lang po, kahit sa oras lang po, mabilis ako makakabalik. Basta, sasamba ako. Yun, tuwing bumabalik ako sa set, ayun, di pa ako nakukunan, lahat sila, di pa tapos sa isang eksena ang inukunan. So parang may gagawa naman ng paraan sa'yo. Eh. So gawa ka lang din ng paraan para sa kanya. Siyempre, may time na wala kang pasok, wala kang ginagawa, sa bahay ka lang, kumbaga. Oh. Anong pinagkakabalan mo? Ayun, ganito. Minsan, nag-gym para sa susunod na work, may handa na yung katawan natin. Tapos, ayun, pagka meron din po tayong mga pagtupad sa mga aktibidad, minsan po, nakakadalo po ako at nakakapag-perform din. Yun po. Ano ba mga aktibidad yung mga napuntahan mo na sa atin? Karamihan po, lingap pamahayag. Tapos, nung nakaraan, nakasayaw din po sa semifinals ng Songs of Faith, Love and Hope. Ayun. Parang lahat ng talents nasa iyo na. Ay, hindi naman. Wala naman. So, nakapag-warm up na tayo, di ba? Oo nga, sumakit na. So, ituloy na natin yung pagsakit para nabubuo yung muscle. Nabubuo na yung mga pangarap natin. Okay, ready na ba kayo? Samahan nyo kami. Challenge ko, 20, ha? Start na tayo. Okay, ready? 1, 2, 3. 4, 5. Bakit mahingilig na? 7. Aray ko. Last five. 1, 2. Last three. Okay. Tatlo na lang. 1. Dapat talaga sabi ko sa inyo guys magkakain kayo ng gulay at saka carrot juice para yung resistensya natin. Lumakas, iwas-iwasan natin yung mag-unle rice muna. Oo, tama. Ayoko mahilig ako sa rice. Pero ngayon di na masyado. Carrot juice, uminom ka ba? Hindi. Hindi uminom nun. Uminom ako nun once a week. Ang susunod naman natin, ayun ngayon. Sit-ups. Ayaw mo rin ganun sabi. Ayoko nun, parang mabuhay itong kilikili ko eh. Oo, kasi gumagano'n siya. Wait lang, dyan lang, Ebra. Parang nangawit yung mga muscle ko. Yes, yeah, bro. Medicine ball kailangan niya. Parang bigat ng bola. Hindi siya bola eh, oh. Ang kaya, matutulog na tayo. Higa kami. Siguro yung bola yung unan namin. Ay, angat talaga. Nanginginig na ako. Di pa nag-uumpisa eh. Mabigat yung bola eh. Baka pwede yung balloons na lang sa party. So higa, tapos gagawin unan. Ganun. Tapos tulog na tayo. Yung. Wow. Sarap sa dyan, no? May naramdaman ka agad. Parang ayoko na ulitin eh. Hindi, kailangan mo yan. Kasi kahit lalo tayo, mahilig tayo kumain. Kahit sa bahay, gawin mo lang ito lagi. Oo. Oh, ang hawak mo, plato yung hawak mo. Tapos pag gano'n, gano'n ka. Bawat angat, sabayan mo ng subo. Mga burger steak. May naramdaman ka na ba? Oo. Oh. Nahilo na ako. Paano mo ba nahalagaan yung katawan mo? Napakaganda ng hugis eh, promise. Para kang yung mannequin sa mall na nilalagyan ng mga damit, no? Sa boutique, no? Oo. Oh. Ayun nga, tuloy-tuloy din yung workout na hanggat maaari, sinisikap ko twice a week or thrice a week para ma-burn nga natin yung mga calories na kinain natin. Siguro kung pahabaan na lang ng tulog, panalo ako eh. Ayun, maganda rin natutulog na maaga, na iwasan na yung pagpupuyat. Ngayon naman, ang nakakapagpapuyat talaga, cellphone, di ba? Naglalaro ka ba ng mga online games? Hindi. Pero mahilig ako sa YouTube, mahilig ako manood ng mga documentary.
Yung mga ganyang katawan, kumbaga sa kinakain, ito yung kakainin ko ngayon, ito yung bukas, ito yung hindi ko kakainin next week. May mga ganun ba? Actually, ako yung tao na, sa totoo lang ko, Brian, hindi ako makain ng gulay. Hindi talaga. Tapos, malakas ako sa kanin. Lumaki ako mataba talaga, as in, matabang bata. Ito lang talaga ako natuto na mag-alaga na sa sarili. Tapos, umiwas na rin ako kahit papaano sa rice. Kung magra-rice ako, red rice, brown rice. Tapos, iniwas ako na rin yung mga taba ng baboy, ayun yung favorite ko eh. Tapos sa manok, balat ng manok, favorite ko. Oh, ngayon, iniwasan ko na. Sarap yun, lahat mag-i suka. Ayun, prutas din. Prutas, mahalaga yung prutas. Kahit mga mansanas, mga saging. Bukod sa kailangan natin ingatan yung sarili natin para sa hanap buhay, eh kailangan din natin lalong ingatan yung ating kalusugan dahil tayo eh naglilingkod pa, kailangan pa natin makatupad sa ating mga tungkulin. Kaya hanggat maaari talaga, lahat ng bawal, iwasan na natin para makapanatili tayo sa paglilingkod. Yun talaga. Pinakamahalaga pagka-Iglesia ni Cristo talaga natin. Di ba nga, may nabanggit kanina may instructor ka. Feeling ko kasi sobrang laking bagay niya talaga sa'yo dahil... Oo, ang pangalan niya, Kerbo. Pangalan pa lang, may muscle na. Oo, oh, hindi ba Jose yung... gusto mo na bang makita yung instructor ko? Oo, oh, gusto ko na po makita. Ayun, oh, si Kerbo. Ilang taon na po bang instructor yun, si Kerbo? Matagal na yan, wala pa tong gym, andito na yan eh. Dito yata pinanganak yan eh. Hindi pa tinatayo yung gym, andito na yan. Kaya pala yung mga binubuhat niya, parang buto ng mga dating hayop. Siguro ano, nagwa-warm up lang yan. Hindi pa kumakain yan, busog na. Nangina na, busog oh. Na. Next na tayo, paturo na tayo kay Kerbo. Paturo na po tayo kay Brian. Yung ano niya, yung laman niya, buto na eh. So ngayon, nandito tayo sa mga dumbbell para tayo mag-bicep. Okay, tara. Ito naman. Kailan ba hindi humihinga? Parang ganun. Parang ganun. Tapos ati 3. Kaya dyan, po. Narinig ko, malaki daw yung impluensya ng lola mo sa iyo. Oo, sa side ni Mami, sobrang laki talaga. Kasi unang-una, lumaki kami malapit sa kanila. So lagi kami magkaasama. Tapos, ayun, dahil si Lola din, Lola ko rin ay Iglesia ni Cristo. Hanggang ngayon, siya ay may tungkulin sa loob ng Iglesia. Kaya, isa siya sa nagpalaki sa amin na maging mananampalataya, na maging tapat nga sa amin tungkulin yun. Mabait siguro ng Lola mo? Ay, oo, grabe. Siya yung naghahanda ng mga pagkain namin. Minsan, pagka galing kami sa school, doon kami dumidiretso, lagi nakahanda na yung pagkain. Namimiss ko nung bata ako, sinasamahan ko mag-walking yun. Tapos ngayon, hanggang ngayon, pag kami ni Lola, banding namin, pag wala kami ginagawa parehas, naglilinis kami ng kapilya. Kailangan ko na talaga ma-meet yung instructor mo para ma-motivate ako. So, punta tayo doon kasi andun siya eh. Tara, pakilala ko siya sa'yo. Regen! Oh. Hello, my friend! Coach ko. Oh, nga, coach. Okay lang ba ito? Yan ha, pinakamabigat na yan. Ito na yung kaya ko eh. Sobrang sakit na ng katawan ko. Okay, sige. Tignan niyo ako, bro. Antayin niyo ako. Oo, oh, malakas yan. Grabe. Tsaka yung kanina doon sa back workout, no? Sige nga. Mabigat na para sa akin. Coach, nung nagpa-extray ka, di ba, puro buto yung nakita? Oo, hindi. Hindi ako nag-extray. Pag-ubad mo, coach, kita na yung na-extray, you know? Kinilit na lang sa magnipahing. Kung nag-exercise kayo, nung ganito, kumabit ako. Oo, ganyan. Yan! Tapos... Oh, tama. Masaramdam pag... Coach! Nabaga, no? Coach, ano bang ano, mini-maintain mo na pagkain? Mini-maintain ko yung pagkain ko. Minsan hindi ako makain ng isang araw. Ayaw ko yun. Bakit? Pwede ka makain isang araw? Coach, alam mo, para matapos ito, patry naman natin sa kanya. Oh, sige, coach. Suba kami ang coach. Alam mo, kakaiba yung instructor natin yun. Kaya dyan, nung huling turo niya sa akin yung shoulder, ano eh, siguro mga 1 week, lumaki yung pang ako eh. Ito yung lumaki eh, di ko na tinuloy eh. Bago tayo matapos, bati mo nga. Mga 5, no? Eh, bari, para sa atin. 5. 5. Sige, sabay-sabay, coach. Bari, dito. Ah, sige. Dito na kayo ba dito? Oh, sige. Yan ha. Yan ha. Oh, sige. Oh, straight lang. Tatulungan namin. Coach, may ano ka ba? Naka-register ka ba sa SSS? Dapat magpa-SSS ka na. Kaya dyan, maraming salamat. No problem. Si Coach, maraming natutunan. Ayun. Next time, marami tayong matutunan pag lagi niyong inaabangan ang The Show! Coach! Coach!
Oh, hello. Hello po, coach. Si Kajan. Ayun. Coach, magpapaturo sana ako ng ibang workout. Kasi kanina nag-chest po kami ni Brian. Ngayon, gusto ko sana mag-back. Aba, maayos yan. Tingin ko nga sa likod mo, medyo maliit pa eh. Hindi ka tulad nun sa akin eh. Titignan natin kung makakaya mo. So, kapag back ang kukunin mo, nakatanggit ka. Pagkapapunan mo yan. Sama, lupit ang coach ko, di ba?